Natanungan ko po yung ganito. Tatanungan ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagutan din niya. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon, kung saan man kayo narong lugar, mga kababayan. Ang bati ng kapayapaan ng aming pinaabot sa inyo dito sa ating layunin na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ang amin pong layunin sa pag-iimbita o sa pag-aanyaya sa inyo ay maibahagi sa inyo ang mga kaalaman sa Biblia na maaaring hindi ninyo alam. Hindi naman po sa pangungunang bait, kundi kaya tinatawag natin itong Bible exposition. What is expected is for us to expose things which are not being exposed by other religious groups. Sa Biblia po, mayroong mga aral na hindi pinag-uukulan ng pansin na ituro ng ibang mga pangkati ng pananampalataya. Gaya noong sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto 4, versikulo 6, ang sabi po'y ganito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yun pong pangungusap ni Pablo na itinuro sa mga unang Kristiyano noong araw, upang sa amin mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang ibig pong sabihin ng mga apostol, kung ano yung kanilang isinulat, yun ang eksakto na dapat nating matutuhan. Huwag daragdagan, huwag babawasan. Sabi dun sa salita, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So ang punto ng pagkatuto na itinuturo ng mga apostol ay yung hindi dapat higit sa nakasulat. Yan po ang pagkakamali ngayon halos ng lahat ng relihiyon. Lumalagpas sila doon sa nakasulat. Nagtuturo sila ng mga bagay na hindi isinulat ng mga apostol. Bakit po kailangan doon tayo lamang sa nakasulat matuto? Kasi kung alin yung nakasulat, yun po yung iniutos ng Panginoon sa 14:37 ng 1 Corinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sabi ng mga apostol, kilalanin daw natin yung mga bagay na isinusulat nila na yun ay pawang utos ng Panginoon. Kaya nasulat yon, utos ng Panginoon yon. Kung meron mang hindi nakasulat, hindi inutos yun ng Panginoon. Kaya yung hindi inutos ng Diyos, hindi natin dapat matanggap, hindi natin dapat sampalatayanan. Yung iniutos, yun ang ipinasulat, yun ang dapat nating tanggapin. Sabi ni Pablo, huwag magsihigit sa bagay na nangasusulat. Para inyo pong maintindihan ang ibig kong sabihin, mga kababayan, ang nakasulat, yun ang dapat nating matanggap. Mula sa lahat ng
aral na ating dapat tanggapin, dapat nakabata yun sa nakasulat. Eh ngayon po, eh, maraming aral ngayon hindi nakasulat. Gaya nung halimbawa, eh, purgatorio. Wala po sa Biblia yon. Hindi po yun nakasulat. Kahit na letra, kahit na salita, kahit na ideya ng purgatorio, wala po yan sa Biblia. Noong panahon ni Rizal, natuklasan niya ito. Ang sabi po ni Rizal doon sa Noli Mi Tangere, kilala naman niyo si Rizal, siya ang ating pambansang bayani. Ang sabi ni Rizal doon sa pahina 72 ng kanyang Noli Mi Tangere, ay ganito po ang nakasulat. Pakinggan niyo mga kapatid. Ito po ang nakasulat sa Noli Mi Tangere, page 72. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Ayan, maliwanag ang sabi ni Jose Rizal. Alam niyo, nung panahon ni Rizal, mga kababayan, kaya niya natiyak na kahit ikasi Moses, kahit si Kristo, hindi bumanggit ng kapiraso man lang sa purgatorio. Walang binanggit kahit kapiraso. Not a slightest mention of purgatory was mentioned by Moses or the Lord Jesus Christ. So walang binabanggit. Para matiyak ni Rizal yan, ibig sabihin binasa ni Rizal ang buong Biblia. Eh ngayon po, hindi ganoong kahirap para matiyak mong walang purgatorio eh. Kasi ngayon may computer na po ang Biblia, nasa computer na. Pagka naghanap ka sa computer, yung purgatorio, wala po sa Biblia yon. Ang isa pang halimbawa niyan, yung rosaryo. Yung rosaryo na ginagamit sa pananalangin, eh, nasa Biblia ba yon? Nakasulat ba yon? Isinulat ba yon ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga ebanghelista? Yung salitang rosaryo, wala po sa Biblia yon. Ni yung ideya ng rosaryo, wala po sa Biblia. Ang makikita natin sa Biblia, kontra sa ideya ng rosaryo. Pakinggan nyo ang Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuduhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sa Biblia po pala, kung ano yung nakasulat mga kababayan, eh bawal pala ng Panginoong Jesus na manalangin tayo ng paulit-ulit. Ulit ng ulit sa isang pagkakataon. Sabi ng Biblia, sa pananalangin ninyo, sabi ng Panginoong Jesus, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga pagano o ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Nakita nyo, de kontra pa pala sa Biblia yung ideya ng rosaryo na kaya ginagamit para ulit-ulitin, bilangin yung mga buto ng rosaryo, bibilangin yun para matiyak na naulit-ulit mo ng tama yung panalangin. Eh labag pala sa Biblia yon mga kababayan, paulit-ulit. Biro mo 59 beses, 59 na beses mong uulit-ulitin yung mga panalangin na kapaloob sa rosaryo. Eh, bawal pala ni Kristo yon. Yan po ang ibig kong sabihin. Yung salita ng Biblia, hindi nila ini-expose, hindi nila itinuturo sa tao na ang dapat matutunan natin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kung ano lang yung utos ng Diyos, yun lang ang dapat nating gawin. Hindi natin dapat dagdagan o dapat bawasan. Sa 12:32 ng Deuteronomio, pakinggan nyo po. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Hindi naman po kailangan ipaliwanag pa yan eh. Napakaliwanag naman eh. Kung ano lang yung utos ko, sabi ng Diyos, yun ang gagawin mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya lahat ng utos ng Diyos nasa Biblia.
At lahat po ng kalooban ng Diyos na dapat nating matutuhan, nasa Biblia rin. Miski nga yung pangalan ng samahan eh. Hindi naman kailangan umimbento ka pa ng mga pangalan eh. Nasa Biblia na po yung pangalan ng iglesia, ng relihiyon na nakasulat sa Biblia. Hindi naman kagaya ng ginawa ng mga pastor ngayon, nag-imbento sila ng higit sa nakasulat. Iba sa nakasulat. Halimbawa, iglesia quadrangular. Wala naman po noon sa Biblia. Walang iglesia quadrangular sa Biblia. Iglesia metodista, episcopal. Wala naman pong ganun. Sa Biblia, wala po nun eh. Wala namang iglesia sa Biblia na nakasulat na Iglesia Jerusalem Nueva. O kaya eh, iglesia Jose, ano-ano pa. Ang nakasulat po sa Biblia, iglesia ng Diyos. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kung tayo susunod stricto sa nakasulat, eh hindi mo tatanggapin yung Iglesia Wesleyana o kaya Iglesia Adventista del Septimo Dia. Wala naman po nakasulat na ganun sa Biblia. At sapat ang Biblia para magturo ng lahat ng kabutihan. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayon, sabi po ni San Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan. Yon ang sabi niya, mapapakinabangan. E di yung palang kasulatan ang dapat mong gamitin. Yung salitang mapapakinabangan, eh yun ang dapat mong kuhanin, yun ang dapat mong gamitin. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, ang lahat ng gawang mabuti, mababasa sa kasulatan. Ayun po. At yun ang aming gustong matalakay sa mga Bible exposition. We are just like exposing things which are not being exposed, which are not being read, hindi itinuturo ng iba't ibang mga relihiyon. Kailangan yung nakasulat ang maituro. At kami po'y nag-aanyaya sa inyo, mga kababayan, na samahan ninyo kami. Yung inyong mga saloobin, yung mga duda ninyo, baka kayo mayroon tanong na ang sagote akala nyo'y wala, pero nasa Biblia po. Ang garantiya po ng Diyos, lahat ng katwira nasa Biblia. At yan po'y napatunayan kung nasa matagal na panahon. Sa akin sarili, lahat ng aking tanong, nasagot ng mga talata ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaya inaanyayahan ko kayo kung meron kayong anumang mga ideya, mga duda, mga tanong, o mga kahit ang palagay nyo imposibleng masagot, subukan po natin. Nasa Biblia po yan. Ang aking tiwala, ang Diyos ay hindi magkukulang ng bagay na ikabubuti po.